Ayos naman ho lagay namin dito. Pauwi na rin ho kami ng Maynila, tsaka nakakulong na rin ho lahat ng mga hostage. Magbabayad ho sila sa batas. Bayad na sila, sinisiguro. Anong ibig niyo sabihin? Ang ibig ko sabihin ay, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Tingnan mo. Patay na lang yung mga ng hostage sa atin. Mayor, ito na ang reseta mo para sa heart condition mo. Importanteng main mong maintenance mo araw-araw. Ang sakit sa puso, ang isa sa pinaka-tridor na sakit. Totoo naman yan, Doc. Kaya this time, makikinig ako sa payo mo. Masyado na kayo napapalapit sa Elias na yan. Kailangan po mag-ingat na kayo. Anak ko siya. Ama ako. Siguro naman naiintindihan mo kung bakit ko ginagawa ito. Gusto kong mapalapit kay Elias. Gusto kong maparamdam sa kanya na ama niya ako sa paraang kaya ko. Kikitain ni Papa ang anak niya. Susundan ko siya. Hinay-hinay lang, Calvin. Steady lang. Baka makahalata si Senyor na sinundan natin siya. Gusto ko nang malaman kung sino yung hinayupak na anak ni Papa para mapatay ko na siya. Ihinto mo ang sasakyan. Sinusundan tayo ni Calvin. Inuubos niyo talaga ang pasensyo. Baba, alika. Usap tayo. Bakit mo ako sinusundan? Dinig na dinig ko lahat kanina. Pero nagsisinungaling ka pa rin sa akin! Sige na. Sige na! May kapatid ka. Masaya ka na? Ha? Sa nalaman mo? Huwag daw mong gagawa ng masama yung kapatid mo. Kung hindi, malapit na malapit ko nang makalimutan na anak kita. Bata pa na ako, nakahiligan ko na yung pumumotor. Sabi ko sa akin na nanay ko, baka daw nagmana ako sa tatay ko dahil ganun din ho siya, hilig sa motor. Pero hindi ko na ho inabot yung tatay ko, sir. Na-aksidente ko siya sa motor bago pa ako pinanganak. Namatay na ho siya. Paano kung buhay pa ang tatay mo? Paano kung hindi naman talaga siya namatay? Ako pa rin ang dapat tagapagmana ng Golden Scorpio. Ako lang! Kailangan ko malaman kung sino itong sinasabing anak niya para mawala na siya sa landas ko. Pinagbawalan na tayo ni Senyor. Baka lalo siya magalit kapag... Kailan ba ako sumunod sa kanya? Kailangan kong gumawa ng paraan para mahanap itong lecheng anak ni Papa. At kung nababahag ang buntot mo, wala akong pakialam. Ako mismo ang tutuntun sa taong ito. Siyempre ho, sir, ma'am. Matutuwa ho. Siyempre, gustong-gusto ko makilala yung tatay ko eh. Sigurado akong mabuting tao ko yung tatay ko dahil yun ang laging kinikwento ni nanay. Pero imposible nang mangyari yun, sir, di ba? Kasi sana kung buhay pa ang tatay ko, noon pa lang nagpakita na siya sa amin ni nanay. May problema ba, sir?
Hindi ako papayag na mawala sa akin ang lahat. Ako pa rin ang dapat na tagapagmana ni Papa. Ako lang. Wala nang iba. Hindi ako papayag na may umagaw ng lahat ng para sa akin. Wala. Wala naman, Elias. May iba ko. Ano nga pala ang address mo? Address? Para saan? Para alam kung kung saan ipapadeliver kapag nakapili na ako ng motor para sa'yo. Nako, sir. Hindi na ako kailangan. Maayos pa naman yung motor ko eh. Tsaka, para huwin sa anak niya, di ba? Bukod pa yon, meron talaga para sa'yo. Sir, hindi ko matatanggap yan, sir. No. I insist, Elias. Kulang pa yan sa ginawa mong pagligtas sa buhay ko. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Pero, sir. Kaya pakiusap ko sa'yo. Tanggapin mo na ito. Hindi mo naman kailangan gamitin agad. I-reserve mo muna para may isa ka pa. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakapagpapasalamat ng tama sa'yo. See you, sir. Sir, maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong mo ito sa akin. Kaya pangako, iingatan ko ito, sir. Maraming salamat po. Alam kong iingatan mo siya. Salamat, sir. Elias. Bossing, connection, galing Ilaya. Ito naman yung si Baba, Bossing. Bossing, ito naman yung galing sa Pantalan. Andali. Ipaubos niyo na to sa mga kontak niyo. Marami pa tayong shipment na darating para sa isang linggo. Bossing, baka pwede magpalamig tayo muna. Medyo mainit pa tayo sa mga parak. Ako ang masusunod kung kailan tayo papaspas at kung kailan tayo magdadahan-dahan. Magmula nang ako ang humawak dito sa Pulong Diablo, kahit isa, walang nag-angas na kumanti sa akin. Naiintindihan nyo? Opo, Bossing. Ubusin namin agad to, Bossing. Sige na! Layas na! Sige po, Bossing. Oh! Bakit nandito pa kayo? Di ba sinabi ko ang utos ko masusunod? Matagal ako nawala. Ibig mo sabihin, nakakalimutan mo na ako. Antonio? Ang ibig kong sabihin, Amang, nakabalik ka na pala. Oo. Isa lang ang ibig sabihin nun. Wala ka ng lugar dito sa Pulong Diablo. Dahil ako na uli ang hari dito. Iba ang linis at sariwa ng hangin sa ibang bansa. Pero iba ang samsang at lansa ng hangin dito sa Pulong Diablo. Lindo!
Ipamalita mo sa lahat ng mga tao dito, nagbalik na ang hari ng Pulong Diablo. Baka karating po, Abang. Senyor, ano itong nalaman ko na kayo na pala mismo ang nag-asikaso ng transaksyon sa Mexico? Sana po iniutos nyo na lang. Palibasa, si Calvin ang pinagmando nyo ng transaksyon na yun eh. Wala na akong tiwala kay Calvin. Hindi lang siya pabaya sa tungkulin niya. Hindi rin siya marunong rumispeto. Kung anong layo ng loob ko kay Calvin. Siya namang gaan ang loob ko para kay Elias. Kaya lang, Senyor, oras na malaman ni Calvin na tinatanggalan nyo na siya ng tungkulin sa sindikato, lalalim lalo ang sama ng loob sa inyo ng bata. Ayoko na ng sakit ng ulo dulot ni Calvin. Kaya bukas na bukas din, patawag mo si Palong. Siya na ang hahawak ng mga tao natin papuntang Mexico. Sandali lang, Senyor. Ano yan? Sukdo lang na wala na kanyang tiwala at kumpiyansa sa anak mo? Hindi lang kumpiyansa. Nakakalungkot mang isipin. Nawala na rin ang amor ko sa akin. At habang tumatagal, pakiramdam ko, hindi siya ang anak na pinalaki ko. Senyor, laman at dugo niyo pa rin ang taglay ni Calvin. At sa paniwala namin, siya pa rin na nakapilang tagapagmana ng Golden School. Nag-aalinlangan ako sa kanya, Hugo. Wala pang nagagawa si Calvin para sa kabubuti ng sindikato. Para maging karapat, dapat na maging kapalit ko. Di mo na ba ako bibigyan ng pagkakataon para makabawi? Plano niyo po, Amang. Matagal ang pananahintay ko para makabalik dito sa Pilipinas. Ngayon, oras na para may sakatuparan ng mga plano ko. Makapagiganti sa mortal kong kaaway na si Edgardo Magallanes. Tandang-tanda ko po yan, Amang. Maraming taon na rin po ang nakakaraan. Pero kailangan makontrol na rin po ang operasyon ng mga droga dito sa buong Pilipinas. Halos magpatayan nga po kayong dalawa eh. At sa gitna ng giyara na yun, napatay ang asawa ko si Rosa. Pagkatapos kong ipasunog ang pinakamalaking bodega niya ng droga, gumanti si Edgardo sa akin. Pinasugod niya ang mga takuhan niya sa mismong bahay ko. Rosa,
Mahal ko, lumabang ka. Dadalhin kita sa ospital. Rosa! Lahat ng pera. Lahat ng meron tayo. Ito na. Si Abel ang anak ko. Ang ayaan. Huwag ka na magkalala sa anak natin. Ligtas siya. Huwag ka na magkalala. Rosa, lumabang ka. Rosa! Rosa! Sama ko, Rosa! Doon napatay si Rosa. Inubos ni Edgardo lahat ng ari-arian ko. Pinatay niya lahat ng mga tauhan ko. Mel, let's go! Mayor. Oh. Ang tanong ko lang ha. Meron bang history ng sakit sa puso yung pamilya mo? Alam mo, Mel, yan ang pinagtataka ko eh. Dahil both sides sa pamilya ko, walang history tungkol sa sakit ng puso, high blood, kahit nga cancer, wala eh. Yung annual check-up mo kasi last year, healthy naman. Oh, alam ko. Normal lahat ng results. Eh, nakakapagtaka. Bakit bigla kayo nagkasakit? Alam mo, siguro tama yung sinasabi ni Doc. Baka masyado ako na-stress sa trabaho. Kaya kailangan ko magpahinga. Ano kaya this time pakinggan ko yung payo ni Doc? Na magpahinga ako maayos, matulog ako na maaga, less stress. Hmm. Alam mo, kailangan mamaintain ko yung lakas ko para makasilbi ako na maayos sa taong bayan, di ba? Mayor, may meeting tayo ng alas 8 ah. Diretso na ba tayo? Bakit? Anong oras? Naku. Yung relo ko, naiwan ko sa klinik ni Doc. Babalikan ko ha, dito ka lang. Alam mo, hindi pwede mawala yun. Bigay ni Sasha yun. Walang natira sa akin ng isang pusing dito. Alam kong pinapahanap niya ako sa mga tauhan niya noon para patayin. Kaya't napilitin ako magdesisyon na lumabas naman siya. Pero kahit nasa labas naman siya, walang kasiguro doon ang buhay. Marami pa rin iba't ibang kahaway. Kahit bago ako tumakas, siniguro kong ligtas ang buhay ng anak ko si Abel. Calvin, anak. Medyo natagalan lang tayo kanina sa ospital, pero sa wakas magkikita na kayo. Amilda, yun ko!
Ito lang ang paraan para iligtas ang anak ko. Lalaki siya sa kamay at kato Magallanes. Lalaki siya sa kapangyarihan at yaman ng sindikato niyo habang nagpapalakas ko. At balang araw, babalik ako para bawiin ang anak ko at papatayin ko si Edgardo Magallanes. Ayaw niya! Akin na yan ako! Patayin mo na yan. Wala na silbi ang batang yan. Milagro nakaligtas sa kamatayan ng asawa niyo. Pero dahil sa trauma, tuluyan ang nawala sa tamang pag-iisip. Ginawa na namin ang lahat. Iba't ibang eksperto sa iba't ibang bansa na ang tumingin sa kanya. Pero wala silang nagawa. Walang pagbabago sa kondisyon niya. Mukhang hindi na siya babalik sa dati. Sa'yo. Pagbabayaan niya ang Tonyo. Promise. Kahit sa lupalo pa siya magtago. Oh,
Walang kamalay-malay si Edgardo. Nagpalaki siya ng isang kaway. Ngayon, nakabalik na ako dito sa Pilipinas. Oras na para itayo ko muli ang sindikatong pinabuksan niya. Papatayin ko si Edgardo at kukunin ko sa kanya ang anak ko. Kung hindi lang sana nangyari sa'yo, alam ko hindi ka papayag na tratuhin ako ni Papa ng ganito. Kaampi kita eh. Hindi kita anak. Manahimik ka din. Walang ibang dapat makalam ng ginagawa kong panlalasyon kay Alfonso. Lalo na malapit na siyang bumulagta at mamatay. Sino kayo? Nasaan ako? Sabihin na lang natin na nakauwi ka na sa totoong mong pamilya. Nagluto ko kasi nanay ko. Inaabot ko niya ito sa inyo bilang pasasalamat. Salamat kay Alma. Paano yun nalaman ng pangalan nanay ko, sir? Love you, Nay. Love you, Nay. Hanapin niyo si Alma. Kukuhanin natin siya. Sisirain ko ang buhay mo kay Elias Guerrero.